Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikapito sa buwan ng Agosto taong 2017. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, reforma sa criminal justice system ng bansa, patuloy na isinusulong ni Congressman Umali. Tanggapan sa City Hall, nasunog. At dalawa, patay sa pagkalunod at aksidente. At sa detalye ng ating mga balita, ipinagdiwang ng grupong Alpha Caparo o ACRO ang Oriental Mindoro Provincial Council ang kanilang ika-44 na taong anibersaryo, ika-6 na buwang kasalukuyan na ginanap sa covered court ng barangay Lumang Bayan. Tampok sa naturang pagdiriwang ang proyektong bloodletting kung saan itarget nila ang makalikom ng mahigit sa 100 bags ng dugo. Ayon kay ACRO Grand Scaptron and President Nilo Bacolod Jr., nais nilang maging makabuluhan ang pagdiriwang nila ng kanilang anibersaryo. Naniniwala sila na malaki pa rin ang pangangailangan ng lawigan sa dugo at malaki ang maitutulong ng kanilang proyekto upang makapagdugtong ng buhay ng maraming Mindoreño. Nagdiriwang kami ng 44th anniversary para sa aming kapatiran na tinatawag ng Alpha Caparo Oriental Mindoro Provincial Council. Nasa ganun, may padala namin sa aming kapatid ang pagkakaisa, pagbubuklod-buklod ng aming kapatiran. Meron din kami ginawa rito ng isang community service na tinatawag namin bloodletting. Kaya ganito karami, siguro nasa more or less, nasa around 600 kami na bilang kanina sa motorcade namin. Kasama namin sila sa parada. Ang isa pa, bibisita rin sa amin dito yung aming mga founders, ang mga seniors namin from Manila, from different councils. At kami rin ipapasalamat sa kanila lahat. Siguro, sa kabuuan ng lahat, magiging successful itong aming project nito, yung aming anniversary. Tiyatawag namin Alpha Caparo 44th founding anniversary with a cause. Dumalo sa naturang pagdiriwang ang mga miyembro ng ACRO tulad ng iba't ibang o mula sa iba't ibang bayan tulad ng Pinamalayan, Socorro, Pola, Baco, San Teodoro, Puerto Galera at Lungsod ng Calapan. Naging kaisa rin nila sa araw na ito ang ilang opisyalas at kinatawan ng Alpha Caparo mula Maynila at ilan pang provincial councils sa bansa. Dagdag pa ni Bacolo, nagpapasalamat siya sa lahat ng miyembro ng kanilang grupo sa patuloy na pagiging aktibo at kaisa nila sa kapagsasakatuparan ng mga proyektong pangkomunidad. Asahan pa niya ang mga susunod na taon ay higit pang magiging masigasing ang Alpha Caparo sa mga programa at proyektong nagtataguyod at nagpapahalaga sa kapatiran at pagkakaisa. Sa ibang balita, makatulong at makapagbigay ngiti kahit kaunting oras. Ito ang layunin ng Girl Scout of the Philippines, Oriental Mindoro, sa isinagawang A Day with the Girl Scouts with Special Needs. Ika-5 ng Agosto, na ginanap sa Council Headquarters, Barangay Kamilmilungsod ng Calapan. Dito, 36 na kabataang may special needs mula sa iba't ibang elementary school sa lungsod ang pinasaya ng mga senior Girl Scouts na nalawigan. Zumba, palaro at pagkapamalas ng talento ang highlight ng aktibidad. Samantala, bukod sa palaro at pagkapaligaya sa mga partisipante, hinikayat rin ng GSP Oriental Mindoro na sumali at maging isang miyembro ng GSP ang mga batang babae. Dito, bukod sa masayang experience na makukuha nila sa mga kapwa Girl Scouts, mapapabilang rin sila sa Membership Mutual Assistance Fund na maaaring magamit sa loob ng isang taon. Sa uli, ayon kay Council Executive Judith Habal, nakalaan ang programa sa mga Girl Scouts na may special needs. Subalit, napansin nila na mas mabuti na isama na rin ang lahat ng batang may special needs sa aktibidad upang kahit sa isang araw ay mapangiti nila ang mga ito. Dagdag pa niya, ang aktibidad na isinagawa ay bahagi ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week Celebration na may temang karapatan at pribilehiyo ng may kapansanan, isakatuparan at ipaglaban. At tabayanan ng iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Mag-invest sa loob ka na.
best performance on the road is not just about speed. It's also about efficiency. Together with Ferrari, we've developed a new and improved Shell V-Power to bring the best out of your drive, whether on the racetrack or on the city road. Whatever your drive is, go well with our best performance and efficiency. Sa ating police report. Arestado ang isang negosyante matapos na mahulihan ng armas at mga bala sa isinagawang search ng Mansaray Municipal Police Station dakong alas 5.15 ng umaga at sa 6 ng Agosto sa Barangay Gid del Mundo sa nasabing bayan. Sa ulat ng Mansaray Municipal Police Station, isang 20-gauge shotgun, isang caliber 45 pistol, apat na magazine at 24 na bala ng caliber 45 pistol ang nakuha sa bahay ni Jerry Espinosa, 48 anyos, residente ng nasabing lugar. Matapos ang implementasyon ng search warrant na inilabas ni RTC Branch 41 Honorable Judge Harry Haminola. Pansamantalang nasa kusudiya ng Mansaray MPS si Espinosa na maaaring mahalap sa kaso ng paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, isang bangkay ng lalaki ang natagpo ang lumulutang sa karagatang sakop ng Barangay Lazareto, lungsod ng Calapan. Madang alas 2.45 ng hapon na 6 ng Agosto, taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Rizaldi Ramirez Enriquez alias Buhaw, 47 anyos, isang construction worker at residente ng Barangay San Antonio sa lungsod. Sa ulat ng Calapan City Police Station, nakita umano ng mga tauhan ng Regional Maritime Unit ang labi ni Enriquez habang nagpapatrolya ang mga ito. Napagalumang bago ang pangyayari, nagpiknik umano ang biktima at ilang katrabaho nito sa pulong maliit bandang alas 7 ng umaga ng nasabing araw, kung saan matapos mag-inuman, naligo umano ito at hindi na nakabalik pa. Hinanap siya ng mga kasama, ngunit bigo silang matagpuan ito hanggang sa makita na lamang na lumulutang at wala ng buhay kinahapunan. Base sa post-mortem exam na isinagawa ng City Health and Sanitation Department, pagkalunod ang naging sanhi ng pagkasawi ni Enriquez. Sa lungsod pa rin ng Calapan, patay ang 21 anyos na motorcycle driver matapos bumangga sa steel gate ang minamanehong motorsiklo bandang alas 2 na madaling araw, ikapito ng buwang kasalukuyan sa ilang-ilang street Barangay Tawiran sa lungsod. Kinilala ang biktima na si Cyril John De Asis Tiamsim, residente ng Barangay Lumang Bayan, lungsod ng Calapan. Sa ulat ng Calapan City PNP, nagmamaneho ang biktima sa kahabaan ng nasabing kalye at patungo sana ng JP Rizal Street ng aksidente ang bumangga sa steel gate ng isang bahay. Nagtamo ito ng matinding pinsala na dinala naman sa pagamutan ngunit idaneklarang dead on arrival. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner.
Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nasunog ang ilang bahagi ng Calapan City Youth and Sports Development Department sa City Hall, Barangay Ginubatan, bandang alas 8:15 ng umaga, ika-6 ng buwang kasalukuyan. Sa investigasyon ng Calapan City Fire Station, electrical short circuit ang saninang insidente kung saan nagmula ang apoy sa talop na linya ng kuryente sa kisame ng opisina. Ayon kay Acting City Youth and Sports Development Officer Marvin Panahon, maswerte sila sapagkat bagamat Linggo, may empleyado silang nagtungo sa opisina upang kumuha ng ilang gamit at dito na nakita ang makapal na usok na nagmumula sa loob. Mabilis lamang naapula ang apoy gamit ang fire extinguisher ng tanggapan. Hindi naman ganun kalaki yung naging pinsala. Yung may isang computer lang na nasunog, upuan. Ang walang tralis yung dumi na dulot ng usok. Kaya medyo naglilinis. Thank you, sir. Inirekomenda naman ng BFP na bakantihin na ang opisina sapagkat nandoon ang circuit breaker ng City Hall. Pansamantala namang lilipat sa isang silid sa canteen building ang CYSD. Doon sa canteen, yung isang opisina sa canteen ay may air. Pansamantala muna namin lilipatan. Hindi naman ganun kalaki yung naging pinsala. Yung may isang computer lang na nasunog, upuan. Ang walang tralis yung dumi na dulot ng usok. Kaya medyo naglilinis. Samantala, tinatayang nasa humigit kumulang 50,000 piso ang halaga ng pinsala sa insidente. Wala namang naiulat na nasaktan sa pangyayari. Sa uli, paalala ng BFP, dapat regular na ipasuri sa elektrisyan ang mga linya ng kuryente, lalo na kung may katagalan na ang mga ito. Sa ibang balita, bilang chairman ng Committee on Justice sa Kongreso, patuloy na isinusulong ang reforma sa criminal justice system sa bansa. Ito ang pahayag ni Congressman Rinaldo Umali ng ikalawang distrito sa kanyang pagbisita sa programang Newsline City Talk. Ayon sa sulod, laking dismaya niya nang i-anunsyo ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang pagbabalik ng kalakaran ng droga sa loob ng New Bilibid Prison. Isa ito sa kanilang tinutukan at pinagsumikapang linisin. Sa kaganapang ito, tama lamang aniya na kanilang isulong ang death penalty na ngayon ay nakapending sa Senado. Dagdag pa ni Congressman Umali, bilang chairman pa rin ng Justice Committee, kasalukuyan rin nilang nire-repaso ang mga kaparusahang nakapaloob sa revised penal code. Posible anya na hindi akma sa panahon ng ilan dito, habang ilan namang batas ay nangangailangan ng mas mabigat na kaparusahan. Malayong malayo pa tayo. Sabi ko nga noon, pag ako nakakapanayam ng media, ang legacy na gusto kong iwanan as chairman of Committee on Justice, hindi lang yung hindi dilema or whatever, pero yung criminal justice system reform. Nagsimula na po yan. At marami na po tayong nagagawa. Kanya lang, bumalik eh. Simula pa lang tayo. Meron kaming bill na pasado na namin sa both houses, yung indexation of fines and penalties. Itinaas na po natin yung mga fines and penalties to make it current. Kanya lang, hindi pa po napipirmahan. Hopefully, mapirmahan na po. So, Lika rin sabi ng kanyang tungkulin sa Kongreso. Patuloy rin anya ang kanyang mga programa para sa ikalawang distrito ng lalawigan. Kabilang na dito ang paglulunsad ng Umali o Upliftment of Mindoro through Agriculture and Livelihood Investments. Layunin itong gawing Center for Excellence in Agriculture ang Oriental Mindoro. Tutok rin sa kasalukuyan ng kongresista sa industriya ng turismo. Sa ilalim naman ng TRIPMO o Tourism-Related Investments Mindoro Oriental, kung saan ay binuksan nila ang barangay Anilao Mangrove Area sa isang ecopark. Tampokan mo po mga balita sa amin pong pagbabalik. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila.
Maya ka naman, hoy. Ilegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sinumang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Pagdulong sa mga mag-asawa na magkaroon ng buo at masayang pamilya, ito ang pangunahing dahilan. Ayon kay 2nd District Congressman Reynaldo Arjo Umali kung bakit hindi siya sang-ayon sa divorce bill na hanggang sa kasalukuyan ay mainit pa rin tinatalakay sa Kongreso. Salip kasi na konsintihin ang mag-asawa na sumuko at maghiwalay na. Kailangan tulungan niya silang ayusin ang hindi pagkakaintindihan. Medyo conservative ako eh. Sabi ko nga ako, no matter what, siguro I will try to save the marriage and the family forever para sa akin. Sabi ng konstitusyon, the family is an inviolable social institution. And when you say inviolable, dapat lahat ng programa natin ay binubuo ang pamilya. Hindi pinagwawatak-watak. And what happens when a Filipino family, yung tatay pumuntang abroad, yung nanay naiwan o kaya baliktad, ano? The reality is, yung kung sino man yung umalis, nagkaroon ng boyfriend, nagkaroon ng girlfriend, yung naiwan dito, baka ganun din. Tapos yung anak, napabayaan, naging drug addict, and so on and so forth. So, nag-contribute sa decay ng family. And therefore, any support for a program on OFWs is contrary to the Constitution of maintaining the family as an inviolable social institution. Mm. So, in that respect, yun yung aking paniniwala. Of course, but you know, I also respect the views of the others. So, dapat lang respetuhan. Ayun. Hindi solusyon ang paghihiwalay ng mag-asawang may problema. Ito rin ang dahilan ng simbahan kung bakit tutuloy ito sa diborsyo. Kabaliktad na naman ito ng pahayag ni 1st District Congressman Doy Leachon kung saan sinabi nitong karapatan ng bawat isa na maging masaya sa kanilang mga buhay at hindi kailangan magtiis kung talaga sa palagay nila ay wala ng pag-asang muling maayos ang kanilang pagsasama. Isa sa nagsusulong ng diborsyo ang grupong Gabriela kung saan ang panukalang batasan nila ay para sa kapakanan ng mga babaeng na aabuso at nasasaktan sa isang kasal na hindi mabuti para sa kanila at mga anak. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoranyo. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.